Matthew 7:7. Ask and you will receive. Search and you will find. Knock and the door will be opened to you. Ang ating pag-aaral, pinamagatan natin, attract blessings. Paano ba inaakit natin, lumapit sa atin ang mga pagpapala? Ama namin, salamat po dahil kayo'y Diyos na gustong mag-bless, magpala sa inyong mga anak. Ituro nyo sa amin ang tamang daan, saan kami lulugar, anong dapat namin gawin para kami tumanggap ng iyong mga pagpapala. Bless us, Father. Enlighten us. Strengthen us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Maraming mga tao, ang tanong nila, paano ba ako magiging blessed? Ang tanong pa ng iba, mas diretso, paano ba ako suswertehin? Bakit parang mailap sa akin ang kapalaran? Tapos parang ang dali-dali na lumapit sa iba. Pag sinuri natin yung mga buhay, pamamaraan ng pamumuhay ng mga taong maituturing na mapalad, pinagpala, blessed, may mga common denominator. At nasa Biblia mismo ang susi kung paano ang tao ay magiging blessed o tatanggap ng pagpapala. How to attract blessings? Be clean and tidy in your body and surroundings. Punumpisang-umpisa yan. God is God of cleanliness. God is God of beauty. God is God of tidiness and cleanliness. Kung paano dapat malinis ang ating espiritu, ang kakambal kasi ng espiritu natin, katawan, the physical world, malinis din, maayos ang ating katawan, ang ating pangangatawan, at ang ating kapaligiran. It goes without saying, na kung ikay marumi at burara sa iyong kalusugan, sa iyong katawan, sa iyong kalinisan, madali kang magkasakit. At mahirap mabless kung may sakit. Mahina ang iyong katawan, tinatamad ka, wala kang energy, wala kang drive. So dapat namumuhay ang tao sa paraan na siya'y palayo ng palayo sa mga infection, sa mga accidents, dala ng kapabayaan at karumihan at kaguluhan ng paligid. 2 Timothy 2:21, all who cleanse themselves of the things I have mentioned will become special utensils, dedicated and useful to the honor of the house, meaning the Lord, ready for every good work. So to be ready for every good work, which is also equivalent to be ready to become an instrument and a channel of blessing, which is also the same as to be ready to be the recipient of blessing, one is to rid themselves of all of those filth, all the disorderliness, and all the dirt mentioned in many, many verses in the Bible. Kaya nga ang kalinisan ng katawan, ng pamamahay, ng kapaligiran at kaayusan nito kasama sa pag-attract ng blessings. Paano ka naman dadapuan ng kapalaran kung ang gulo-gulo, ang dumi-dumi, ang baho-baho, mga kabaligtaran ng katangian ng Diyos? Another way to attract blessings is be orderly and organized as we have already introduced. Kailangan maayos ang lahat. Ang bahay natin, alam natin kung saan nakalagay yung mga gamit natin. Sa mesa mo, sa drawer mo, alam mo kung nasa na mga gamit. Hindi halo-halo, gulo-gulo. Kukuha ka ng damit, natuso ka na ng aspili, natuso ka na ng gunting, napaso ka na ng kawali, kasi yung kawali mo pala, kadikit na nung ginagawaan mo, magulo. 1 Corinthians 14:40, but do everything properly and in order. That is in our spiritual life, in spiritual worship, and also in practical life. God is God of order. Hindi nagbubungguan ang mga planeta, may kanya-kanya silang speed, kanya-kanyang direksyon, kanya-kanyang tinatahak na landas. Merong order ang seasons, kahit ngayon nagkakaroon ng weather changes. May changes lang, kaya para magulo, pero pagka na-establish na yung change na yan, nasanay na tayo, meron na naman siyang system. May panahon ng lahat ng bagay, kaya dapat may kaayusan. 1 Corinthians 14:33, God wants everything to be done peacefully and in order. Ito man ay sa matataas na spiritual na bagay hanggang sa mga kaliit-liitang practical aspect of our life. Maayos. Merong predictability, merong system, hindi magulo. Ganyan din, kahit nagnenegosyo ka, maayos ang iyong record keeping, maayos ang iyong balancing ng iyong funds,
maayos ang pakikitungo mo sa iyong mga kapwa manggagawa o manggagawa, sa iyong mga kliyente. Kasi pag magulo, hindi ka nakakapag-deliver on time, gulo-gulo ang iyong inventory, paano uunlad ang iyong negosyo? Be positive. And this is very important. Think positive. Be optimistic. Tuwing tayo'y nag-iisip ng negative, ng masama, ng nakakatakot, nakaka-discourage, tatandaan niyo mga kapatid, meron kayong option na yung kabaligtaran nun ang isipin. Na imbes na yung nakakatakot ang isipin, isipin yung kapayapaan sa pananalig sa Panginoon. Imbes ang isipin mo ay yung nakaka-discourage, pwede ang isipin mo nakaka-encourage. Kung pwede mong isipin ang nakakalungkot, pwede mo rin isipin ang nakakasaya. Choice mo yan. Mark 11:24, everything you ask for in prayer will be yours if you only have faith. This is full of meaning. Lahat daw ng hinihingi mo sa panalangin ay magiging sayo, mapapasayo kung nananalig ka. Ang akala ng iba, ang prayer, yun lang inuusal ng bibig. Yung Lord, magpe-pray na po ako, ito na po ang prayer ko, amen, at yun ang prayer. That is verbalized prayer, only one of the many forms of prayer. But thoughts, words, and attitude are prayers too. Sa palagay nyo ba, kinaklasify ng langit yung prayer na sinasabi ng iyong bibig na merong ending na this I pray in Jesus' name? Inihihiwalay niya ba yon sa mga isipin na pumapasok sa iyong utak? Sa mga iba pang salitang namumutawi sa iyong labi at sa iyong ugali? Lahat yan, prayer. At sabi, di ba, pag hinihingi mo at naniniwala ka, ibibigay sa iyo. Kaya yung iba sabi, naku, ang hirap ng pera. Mahirap ang kumita ng pera. Siguradong hirap yan sa pera. Kasi sinasabi niya, prayer yun. It is a statement of faith. Ano yung paniniwala mo? Na mahirap kumita ng pera. E di ba sabi, when you ask in faith, it will be given to you. Kaya pag sabi mo, naku, yung biyanan ko, wala nang hope yan. Yun nga nangyayari, nawawala ng hope. Because that is your prayer. Pag lagi mo sasabing, ang hirap ng buhay. Humihirap talaga ang buhay. Dapat nating malaman na ang prayer hindi lang yung minememorya ng iba at hindi lang yung magagandang mga pananalita na may introduction na magpe-pray na tayo at ine-endan mo ng amen. Lahat ng tumatawid sa iyong isip, lahat ng lumalabas sa iyong bibig ay panalangin. Kaya pag sabi mo, naku, wala na akong pag-asa, ganito lang ako, nagiging ganun ka talaga. Kasi yun ang hinihingi mo. And the greatest deception is people don't realize that they are always praying. And only when you think that way, will you realize that it is possible to pray without ceasing. Di ba sabi, pray without ceasing? Pwede ka ba namang hindi tumigil manalangin? Yes, kasi pati ang iniisip mo, panalangin. Pati ang panaginip mo, panalangin. When it crosses your mind, it registers in heaven. Because we connect with God through our thought. Paano ba tayo kumukonek sa God? Through our hands, kipag-holding hands ba tayo sa Diyos? Through our lips? Through our feet? No, through our thoughts. And what you think of, get registered in heaven. And when you believe in what you are thinking of, therefore you believe in your prayer, it is given to you. That's why watch your thoughts. Misa, sarili mong anak, sabi mo, itong anak ko na to, bobo to eh. Prayer mo yun. It is a statement of faith. Pag sasabing, wala naman lalaking faithful, hindi ganun nga mangyayari sa husband mo sa'yo kasi sinasabi mo na eh, pinagdadasal mo na. Bantayan natin ang mga pinagsasasabi natin kasi natutupad. That is the great and mysterious power of the spoken and the unspoken word. It happens. Kasi we were created in God's image. At pag ang Diyos inisip niya at sinabi niya, nangyayari. Pag sinabi niyang, let there be light, nagkakalight. Pag sinabi niyang, let waters and the earth separate, nangyayari. If we were created in God's image, may kapangyarihan ang ating salita. That's why with every word you say, you either bless or curse your own life and others. Kaya dapat mag-isip. Attract blessings,
speak good, kind, and positive words. Siyempre, birds of a feather flock together. Ang nagbabarkabarkadahan, ibong magkakamukha ng balahibo. At ganun din yun, kung ang balahibo ng iyong ibon ay puro negative, ang ma-attract niyang kabarkada, negative din. Pagkulang ng pananalig, yun ang ma-attract niya, weakness, failure, fear, kasi magkakabarkada yun. Proverbs 16:24, kind words are like honey. They cheer you up and make you feel strong. So have only kind words for others to strengthen them, and have kind words also for yourself to strengthen yourself. And when you are strong emotionally, when you are strong spiritually, you become strong physically. And when you are physically, emotionally, spiritually strong, you are ready to receive blessings. Blessings go to the strong, to the happy, to the positive, because magkamukha sila, magkabarkada sila. Prepare yourself to be blessed. Pag may nangyayaring hindi maganda sa iyong buhay, pwede mong iyon i-celebrate. Palakihin mo siya. Hindi maganda ang buhay ko, kawawa naman ako, api ako, wala akong talent, mahirap ako. Sige, paulit-ulitin mo at di kanyan iiwan. To change a situation, you've got to change your thought about it first. Be changed by the renewing of your mind. It's all in the mind. It's all in the thought. Kaya pag nakokontrol mo yung direction ng yung utak, uy, teka, nagne-negative ka utak, ka, ayoko niyan, ipapositive ko to. Uy, nagiging afraid ka, gagawin ko, faith, ang kapalit, mananalig ako. Decision yan. So kind words are like honey. You know, unkind words are like acid. Pag ang bibig mo, lagi ang laman ni unkind words, parang lalagyan niya na may lamang asido. It destroys its own container. So prepare to be blessed by thinking positive, by being positive. It is a choice. It is a habit to be positive or to be negative. But you know that God is positive. Paano kanya i-bless kung negative ka? Hindi ka handang tumanggap. Another way to attract blessings is to be a blessing to others. Matthew 5:16, make your light shine so others will see the good you do and praise your Father in heaven. When people praise God because of what they see in you, is it too far for God and too difficult for God to bless you? Because He gets delighted when He is praised. And He is worthy of praise. Pero kung napipintasan ng Diyos dahil sa'yo, alam mo na kung anong ina-attract mo na energy. Yung kasabihang talbog sa akin, dikit sa'yo. Pag blessing ka sa iba, tatalbog din yung blessing, didikit sa'yo. Pagka-curse o sumpa ka sa iba, tatalbog yung sumpa, babalik sa'yo, sa'yo didikit. Because what you give is what you get. Ganun ang rule of life. What you give is what you get. So when you give blessings, anong ibibigay sa'yo ng kalangitan kundi blessings din. Kaya yung mga mararamot, yung mga mahilig na gumawa ng masama sa kapwa, manira, hindi nila alam, sarili nila ang magiging sira pagkatapos nun. Bumabalik at bumabalik sa atin parang boomerang ang lahat ng ating hinahagis. Kaya kung dumudura ka sa langit, sa mukha mo rin lalaglag ang iyong dura. Pagka nang aapi ka ng kapwa, may balik yon. Pag naninira ka, gumagawa ka ng masama, may balik yon. Kaya nakikita nyo ha, most of the time, yung mga chismosa, hirap sa buhay. At kung hindi man sila nahihirapan ngayon, baka bukas pa. Pero kadalasan, isipin nyo lahat ng chismosa ang kilala nyo sa buhay nyo. Mga hirap sa buhay. Kasi negative. Kasi laging naninira. You attract blessings, give. Be a giver of good things. Be generous with what you give. Proverbs 11:25,
Be generous and you will be prosperous. Help others and you will be helped. Napakadali namang maintindihan. Gusto mo palang lumawag ka sa buhay, sumagana, maging mariwasa, maging palabigay, at palabigay ng pabulosong paraan. Kasi sabi, pag tinutulungan mo ang iba, tutulungan ka rin ng Diyos at ng iba. Yan ang sikreto para lumuwag ang buhay. Huwag kang maramot. Nakikita niyo yung mga mararamot? Mga hirap na hirap din sa buhay. Kumisan ang damot-damot, laging nanlalamang, nakakaipon ng konting pera, tapos biglang isang grabeng sakit, ubos ang pera. Nagbabalansi lagi. God is the greatest accountant. Kailangan may debit, may credit, laging may balance. At binabalansi ng langit ang lahat ng negative na binibigay natin sa kapwa at sa mundo. At ganun din ang positive. Ibinabalik. What you give is what you get. Yan ang rule ng kalangitan. And you keep what you give away. Parang baligtad, pero ganun talaga. You lose what you are trying to selfishly keep for yourself. But what you try to give comes back to you. And even if it doesn't come back to you the moment you give it, the mere fact na may ibinigay ka, ibig sabihin na una ka lang tumanggap. Kaya pwede ka na magbigay. Kaya kahit hindi ibalik yon, panalo ka na rin kasi may naibigay ka nga. Ibig sabihin, may natanggap ka na noon pa. Kung hindi, wala ka namang ibibigay. You attract blessings, be industrious. Kailangan masipag. Pag kami nagtatanong sa akin, young person, namimili kung sinong papakasalan among several choices, everything being equal, anak, sasabihin ko, tingnan mo kung sino yung masipag. Yung masipag, malayo yan sa gutom, lalo't smart. Pero kahit gwapo, tamad, gutom yan, at pag kumakalam na yung sikmura mo, hindi ka na magugwapuhan dyan. Kailangan masipag. Masarap kasama ang masipag. Magaan kasama. So, be industrious. You want to attract blessings? Alam nyo, God is God who works. Sabi niya, 6 days you should labor and the 7th you should rest. So 6 days of work bago ka magkaroon ng 1 day of rest. Hindi ka tulad naman ng iba, 6 days of rest, 1 day rest pa rin. Walang work, tapos gusto magkapera. Work well. It's not enough that you work well. Para yung quality ng trabaho mataas. Nakakalungkot naman, ang sipag-sipag mo nga, pero napakaliit naman ang sweldo doon sa pinagtatrabahuhan mo. Dapat humanap ka ng iba na yung sipag mo masusuklian ng tamang katumbas na sweldo o kita o tubo. Kasi marami naman masipag, kaya lang hindi smart. Nagasgas na, napagod na, namatay na katatrabaho, pobre pa rin. Kasi yung kanyang ginagawa, hindi sapat yung kinikita niya sa kanyang pagod. Dapat sapat para sulit. Kung magtatrabaho ka ng 7 taon, 10 taon, 50 taon, dapat mas marami kang kinita kaysa nagtrabaho ka rin ng ganung kahaba na ang konti-konti ng kinita mo. Be productive. 1 Thessalonians 4:11. Try your best to live quietly, to mind your own business, and to work hard, just as we taught you to do. So, hard work. Focus on what you do, not on what others do. Pag lagi kang nanonood sa buhay ng iba, hindi ka makakapamuhay ng sarili mong buhay. Kailangan nakafocus ka sa ginagawa mo, hindi sa ginagawa ng iba. Then you can go deep, and you can go high, and you can go wide, and you will achieve more. 2 Thessalonians 3:10, we also gave you this rule. If you don't work, you don't eat. Naku, kung ang mga Kristiyano lang, susundin nito, karami ka mag-anak na ililibing sa gutom bukas. Pero mahilig kasi tayo magpremyo sa tamad. Bakit yung tamad? Laging sinusuportahan. Tapos yung masipag, ang pinaparusahan, sa kanya ipinapasan ang lahat ng gastusin ng mga tamad. Ito ang turo sa Biblia. Hindi ka nagtatrabaho, die. Pamatay ka sa gutom. Liban nila ikay sobrang tanda na, sobrang bata pa, o sobrang may sakit. But if you are able-bodied,
You should feed yourself at least. Hindi mo dapat inaasa sa iba ang kakainin mo. Dito naman sa atin, may isang nagtatrabaho, may limang kapatid na humihingi, kaya aga-agang magbubuntis, mag-aanak, ang gatas ngayon, hihingin na uli sa ating nagtatrabaho, sa kuya, yun namang nanay, iiyak-iyak doon sa kapatid, ang kapatid mo, mong babayaan. Bakit lang yung tamad na kapatid ko lagi ang binaabugado ninyo sa akin? Di na kayo sa akin naawa. Diba? May mga ganong magulang naman. Kung sino yung masipag, pinarurusahan. Yung tamad, pinipremyuhan. Hindi yun biblical. Pag nakaranas yung magutom at kumalaman sikmura, magkatrabaho. 50 years old na, humihingi pa ng pang-load. Abay, huwag ka mag-cellphone kung wala kang pang-load. Diba? Huwag kang magsaya. Boring. Lagi, alam niya yung mga tamad, laging boring. Lagi ang nabobore. Subukan nilang magutom. Diba? So, if you want to eat, you work. And if you work smart, you eat. Dinadagdag natin yung smart. Although sasabihin ng grammar teacher ko, if you work smartly. No? But if you work smart, you eat. Hindi lang yung work ka ng work, pero hindi ka naman smart, napapagod ka, wala kang kita. Marami rin ganun trabaho eh. Dapat sulit. But remember, brothers and sisters, laziness attracts hunger. It attracts many other negative things. Pagtamad, marami nang kakambal na problema. At dahil tamad, laging nabobor. Hindi kasi busy. Pag nabobor, iimbento ng mga kabalbalan. At usually, magastos ang bunga ng kabalbalan. Napapaaway, naglalasing, napapa-asawa ng maaga. May mga kakambal na mga problema, yung pagiging tamad. Kaya dapat ang tao busy lagi para mawala siya ng oras sa kabalbalan. Because an idle mind is the devil's workshop. If the devil see you doing nothing, he will put you to work. And definitely, ang magagawa mo, pampagulo ng buhay. Attract blessings, be appreciative. Be thankful, be grateful. Kasali yan. Because thankfulness, gratitude, appreciation is the path of blessings. Kumbaga ang ilog, merong dinadaanan niya na landas. May ruta yan, di ba? Ang ganun din ang blessing, may ruta yan. Ang dadaanan niya, yung ang mga pangpang ay thankful, orderly, beautiful, grateful, positive, productive. Doon dadaan ang ilog, yung agos ng pagpapala. Pag ikaw hindi ka appreciative, hindi ka mapagpapala. Yung binigyan ka, tapos nagre-reklamo ka, ba't ito lang? Sa susunod, di ka na mabibigyan. Pinautang ka, dapat ang appreciation mo is magbayad ka na maaga, mabilis, at kung pwede, dagdagan mo pa ng kung ano mang interest, in cash or in kind, para mamaya, uutang ka na naman, nagmamadaling pautangin ka, pero kung hindi ka nagbabayad, hindi ka na makakautang uli, mawawala na ang kanang credit, liliit ang mundo mo, natatanggal lang yung blessing. Ang mga nagbibigay, nagre-regalo, nagpaparaya, siyempre, inaasahan din naman nun, magpapasalamat ka. At pagka hindi ka nagpasalamat, kahit hindi nila sabihin, dinaramdam din nila. At sa susunod, tatama rin na sila na tumulong sa'yo. Dapat appreciative. Nagpapasalamat lagi. Merong isang asawa, niregaluhan ng husband ng isang blouse, pagbukas ng bag ng regalo, ang sabi agad, ay, hindi naman ganyan ang color na gusto ko. Sabi ng husband, lamunin mo para mawala yung kulay na ayaw mo. Dahil binigyan na nga, nagre-reklamo pa. May mga ganun, bibigyan mo ang hahanapin, kapintasan, reklamo, etc., etc. Pasalamat ka, binigyan ka ng blouse. Pasalamat ka, binigyan ka ng ganito, ng ganun. Hindi yung magre-reklamo ka pa. Si Jesus, may pinagaling siyang 10 ketongin. Nung naggalingan, nagtakbuhan na pa uwi yung siyam. Isa lang yung nakaalala, ay, nag-about face, at nagpasalamat kay Jesus. Luke 17:17-19, Jesus asked, weren't 10 men healed? Where are the other 9? Why was this foreigner the only one who came back to thank God? Then Jesus told the man, you may get up and go. Your faith has made you well. Sa 10 pinagaling, isa lang yung na-affirm, na-confirm,
at na-cement yung kanyang paggaling. Yung Siyam, hindi natin alam kung bumalik ulit yung ketong nila. Pero isa lang ang in-affirm ni Lord. Kasi isa lang yung nagpasalamat. Mapagpasalamat tayo dapat. Pagka ikay nakakatanggap, bigay ka agad. Sa nagbigay sa'yo o sa ibang nangangailangan, ganun ang pagpapasalamat. Hindi susuluhin mo lang. At magpapahayag ka talaga ng thanksgiving. Gano'ng karami pa ngayon ang nagpapadala ng thank you card kahit sa text. Hindi yung pagka nabigyan ka na, nakalimot ka na. Pagka masaya, nakakalimot. Pag lang malungkot, nakakaalala. Ang mangyayari, masisira ang papel mo. Hindi ka na kakatuwaan ng iyong kapwa. And you know, we all need help to succeed. We need help in the beginning and in the end. But people help only those that they like. So pag nadala sa'yo, hindi ka appreciative, hindi ka nagpapasalamat, wala man lang mahita at mapala sa'yo sa kagagawa sa'yo ng mabuti, mauubos ang gumagawa sa'yo ng mabuti, lilit ang iyong mundo at mawawala ang iyong mga blessing. Matthew 7:7. Ask and you will receive. Search and you will find. Knock and the door will be open to you. But remember, you ask, seek, and knock with your thoughts, with your words, with your actions. Lahat yan, prayer. Kahit hindi ka mahilig sa formal prayer, group prayer, corporate prayer, kung ang thoughts mo lagi, words mo at buhay, ay nakasang-ayon sa mga katuruang ito, nagdadasal ka actually at dinidinig ang iyong dasal. Remember, you attract what you think of. Pag ayaw mo, huwag mong isipin. Kasi oras inisip mo na, pupuntahan ka niya. Ayaw mong matakot, huwag kang mag-isip ng nakakatakot. Huwag kang manood ng nakakatakot. Huwag kang makinig ng nakakatakot. Kasi oras na pinapasok mo yan sa utak mo, hindi ka na niya lulubayan, lagi ka niyang tatakutin. Pagka ayaw mong madiscourage, huwag ka makipagkwentuhan sa nakakadiscourage na tao. Kung ayaw mong makaladkad ka sa mga gulo at chismis, huwag kang makipag-usap sa mahilig sa chismis. You attract what you think of. Kaya yung lagi mo iniisip, may sakit ka, natatakot ka, mamaya may sakit ka nang na. Isipin mong malusog ka. Because ang iniisip is a declaration of faith. And when you believe in it, it will happen. Ganun ka-powerful ang ating mind. Kasi mind of all our body parts, mind is the throne of God. Doon talaga nakatira ang Diyos. At yun ang inaagaw ni Satanas, yung mind mo rin. Gusto niyang tumira din siya doon. Para yung mga isipin niya, pumasok sa isip mo, yung mga pananakot niya, yung mga panggigipit niya, pagpapahirap niya, pag-aakit niya, utak ang pinag-aagawan. Kaya dapat ilok-lok natin sa ating utak ang Diyos. Hindi si Satan. Hindi mga negative, hindi mga nakakatakot, hindi mga nakakasira ng loob. You attract what you think of, you attract what you say. Watch your language. What you say will come true. And you attract what you do. Iyan ang mga prayer. Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Kung anong ibinibigay mo, yun ang tatanggapin mo. Kung paano ka magbigay, ganun ka rin paano tatanggap. So give, and you will receive. Be a blessing, and you will be blessed. Dear Lord, we thank you for these reminders. Salamat sa mga paalala nyo na hindi naman mahiwaga para mabless. Itinuro nyo sa inyong salita kung paano kami mabibless. Buksan nyo po ang aming isip. At sa mga alam na namin, turuan mo kami maging masunurin that we do not resist your word when we hear it. That today as we hear your word, we do not harden our hearts as in rebellion.
kundi maging teachable kami. And we should be willing to change our ways, to change from negative to positive, from ungrateful to grateful, from unloving to loving, from unhappy to happy. Teach us, Lord, to pattern our thoughts after the thoughts of your Son, Jesus. Madisiplina namin aming isip at ang aming bibig, at tumindig kami lumugar kung saan dumadaan ang agos ng iyong pagpapala. Pagbulay-bulayan natin naman ito, mga kapatid, kung paano i-apply sa ating personal life. Meditate on it for a minute. Think about what this message is telling us and decide to heed the word of truth, truth that liberates and empowers. Be alone with the Lord in silent reflection.